yung signal light ng Hell 300 natatanggal. Hirap maghanap niya na. Buti umabot ka pa. Kaya nga last piece. Yun oh, siyan si Black Kit. Small tunnel oh, nice. Hello guys, ito nga pala si Reader. At ngayon ko pa lang siya naipakita sa inyo dito sa YouTube. Madalas ko siyang ina-upload sa Facebook kasi yung format ng video natin sa Facebook patayo. Alam nyo naman dito sa YouTube, puro pahiga. Maliban lang kung i-upload mo siya sa short. Kaya lang sa short, 1 minute lang. Ito po yung ating version 1 ni Reader. At abangan po ninyo yung kanyang transformation papunta version 2. Actually, ito na yung kanyang bagong fairings. At bumili ako ng segunda manong fairing sa harap kasi nakatabas na siya. So gusto ko yung pagkakatabas niya malinis, pantay na pantay, at may libre pang clamp. So kulay white siya, paparepaint ko na lang. Ito kasing dumating na bagong fairing ni Reader is kulay black. Ngayon naman, pupunta tayo ng Paso de Blas and Laguna kasi may bagong piyesang isasalpak kay Reader. So ipapakita ko sa inyo. Kwentuhan tayo about sa nangyari sa akin this past 2 weeks. Yung iba sa inyo dito, walang Facebook. So yung iba hindi sila updated sa pinaggagawa natin sa Facebook. Ano? Hindi ko alam bakit wala silang Facebook. Siguro di lang nila trip. Ganun. Like ako, wala akong Instagram. Meron akong ginawa nun pero hindi na ako active eh. Meron din akong TikTok. Sakto lang yung pag-upload ko. Madalas ang nangyayari sa TikTok, ibang tao yung nag-upload ng videos ko. Di ba kadalasan, mas sumisikat ang isang tao sa video ng iba gawa ng TikTok doon ina-upload. For example na lang, si Green Soldier doon sa Baguio, nakita ko lang si Green Soldier sa upload ng ibang tao. Kahit na hindi tayo naka-follow sa Green Soldier TikTok account, nakikita natin, di ba? So yun na nga, nag-build tayo ng pang-motor show na Raider 150 Fi. At binigyan natin siya ng pangalan na Reader. Kasi nga, Reed yung pangalan ko. Ang dami nagtataka, bakit Reed yung pangalan ko pero green naman. Kaya green kasi yung mga bikes ko na nakasanayan natin eh puro Kawasaki. Alam niyo naman kung anong kulay ng Kawasaki, di ba? Yung pag-build natin sa ating Raider, yung one day build, puro mga basic parts yun and mga TRC racing parts yung nilagay namin pang non-pro gaming, pero hindi pa yon enough para isabak sa show. Unlike ngayon, nag-decide tayong mag-build ng proper sa tulong ng ibang mga builders at mechanics at mga judge na nakakwentuhan natin. Ang nag-build nga pala sa motor natin ay yung sa Bebel Up Racing sa Rosario, Batangas. Tapos yung mga pyesa, eh, iba't ibang tao yung pinagbilan ko. Pero isang supplier. Natapos siya mga 2 weeks. Natagalan lang dahil dun sa fairings. Pagkatapos na mabuo, isinabak natin siya sa first motor show na sinalihan natin. Sinwerte naman tayo, nakakuha tayo ng 5 trophy sa pro category. Miss ko magpatakbo ng mabilis ah. Ang huling upload ko is Negros Loop Part 2 eh. Medyo bitin pa ako dun eh. Siguro nasobrahan na ako sa practice. Kamakailan sumali tayo sa motor show ng NGO Philippines. Kahit na alam kong hindi tayo makakakuha ng kahit anong trophy dun, sinikap kong makapasok dun dahil isa yun sa napakalaking drag race event and sinamahan pa ng napaka legit na motor show event. At sa kagustuhan kong matuto at ma-discover yung ibang piyesa, sumali tayo dun. Inilapag ko lang si Reader dun. Alam mo, hindi naman ako nag-expect. Alam ko naman yung kapasidad ni Reader. Kung napanood nyo yung vlog ko sa Facebook, makikita nyo doon kung gaano kadiin yung mga pyesa at kung gaano ka-proper. Tapos ayun nga, napanood natin kung paano husgahan yung ating motor at si Sir Lepo pa ang judge. Ang kinaganda naman dun sa NGO Motor Show, hindi ka lang nila basta-basta i-rate. Tuturuan ka pa nila kung ano yung dapat mong gawin. Bibigyan ka nila ng advice yun ang maganda. At pagkatapos ng NGO, sa dami ng natutunan ko, eto na nga, magta-transform ulit si Reader into version 2. Itong pagkaka-version 2 niya, hindi naman yung pinaka-super diin kasi hindi ko pa talaga kaya. Although para sa iba, medyo diin na rin, pero para sa akin, sa mga nakita ko sa NGO, starter pack pa lang yung nilagay ko. Akala ko yung audience rear suspension natin is yun ang endgame. Meron pa palang mas endgame doon. Yung Nitron na tinatawag, meron pa palang mas mahal doon, worth 90k. Nasanay tayo sa pagbablog
vlog natin, ang community natin, umiikot lang sa mga motovloggers na nakakasama natin, mga businesses na nakakatransact natin, mga restaurant, beautiful places na napapasyalan natin. Pero nung pumasok ako sa motor show community, sobrang lawak pala. Alam mo, ito lang nakikita ko, then sumali ako sa motor show, gumanon. Ganun naman talaga dapat, diba? Kailangan sa content natin, keep moving forward, huwag yung patras. Maaari, meron pa tayong madidiscover na good content, and nakita ko naman yung reactions and yung mga comments ng mga followers natin sa Facebook. Okay naman sila. So meaning, nag-enjoy sila dun sa content na ginagawa ko and na-inspire yung iba. So masaya ako. Meron lang konting mga alitan sa mga brands. Normal na yun kasi hindi lang mga motor show enthusiast yung nandyan. Nandyan din yung mga brand owners. Madalas sa mga nagmo-motor show, mga may-ari ng tindahan, lalo na yung mga nagbebenta ng mga Thai parts. Ang dami ko rin nakatransact na mga tindahan na sumali dun sa NGO. Like yung pupuntahan natin ngayon sa Laguna, bumili kasi tayo ng DKT CNC hub. Tapos sa Paso de Blas, ang kukunin nating item, ang most requested part ni reader is itong Rowan CNC block. 66mm lang yung kinuha naming size para hindi mahirapan yung ibang parts ng ating radar. Kasi kapag ka nag 68mm tayo pataas, mabibigatan yung connecting rod, yung starter, yung magneto, at kung ano-ano pang pwedeng mabigatan. Sana namin ng stock block yung ating radar. Dahil nga sinasali natin siya sa loudest pipe, ayaw naming masabugan, gusto namin yung safety lang. Kaya lang sinasali din natin siya sa motor show eh. I mean, hindi naman super required, pero proper kasi na naka CNC block ka or naka load yung makina mo kapag ka street bike concept. Biniisa na natin ng top cover, yung mga tapet cover, at kung ano-ano pang cover, naiisa lang ang brand. Yung pinaka-importante pa ang naiwan. Oh, may nakikita akong kakaiba. Yung signal light ng L300 natatanggal. Kasi malalaglag, sayang. Nandito na ako sa Paso de Blas. Medyo excited ako dito sa block na to, ah. Buti madali lang ilagay itong block. Puhugutin mo lang yung cylinder head, sasaksak mo yung block, papalitan mo yung piston, pagkatapos ipoport ng konti yung intake and exhaust, then tapos. Maganda nang tignan yung engine ni RFI ngayon, fully loaded, lahat ng cover-cover pinalitan. Di ba na, ipapasyal ko pa kayo dito sa lakad ko. Oy! Hello! Hirap maghanap niya na. Buti umabot ka pa. Kaya nga, last piece. May mga followers tayong tumulong sa akin, ano? Ako yung ano, likers ko rin po sa page. Ah, active din. Yeah, pa-picture lang si sir. Bigyan kita sticker. Thank you. Yun, no, pakita natin. Ito yung piston. Oh, Rowan, no. Ooh, made in Thailand. Ito, 66mm. Yun, no, CNC block kit. 66mm for R150FI. Oh, yun, no. Ang bigat, ah. Solid na solid, no? Ito yung piston ring. Ito yung gasket. And then, ito may sulat-sulat pang Thailand. Then, yung brand na Rowan, no? Nice, nice. Natapos din ang aking ano, paghahanap. Sir, pabalik na lang. Isa lang, puro 68 na lang to, sir. Ala, hindi kaya na 68, sir. Masyadong mabigat. Masyadong mabigat na, oh. Kung pang show lang naman at konting bombahan, okay na yun. Hindi naman tayo kakarera. Kasya kaya dito, sir. Mas maganda sugo, sir. Wala ng box. Tanggalin na lang. Oo, sir. Yun, no? Magkano kasi ito, sir? Ang usually po talaga yan, SRP niya 18 to 18.5. Pende na lang po kasi sa seller po. Ah, okay, okay. May tindahan ka, di ba, sir? Opo. Pwede ba natin banggitin sa vlog? Yung pa ano na lang po sa page ko, sir, yung Boss Digital. O, yun, nandito yung page niya. May contact number ka, sir? 0956-149-0135. Salamat, magbabayad na ako. Sir, salamat po. Thank you po, ingat po palagi. Ay, okay, sige, sige. Ay, exchange sticker, salamat. Ito, Boss Bigitay. Ah, bagay ng boss. Oh. Ay, ano daw si? Boss Bigitay. Oh. Thank you, ah. Nanonood ako lagi sa iyo. Ano pangalan? Jason. All right. Pa-shoutout nga pala, Eldrick. Lagi kayo manood kay Sir Reed. Idol ko yan. First time ko nakita sa personal. Thank you, thank you.
Okay, one down. One more to go. Buti pumayag si sir na meet halfway, no? Tsaka pabor sa akin yung location. O diba, expressway ka agad. Let's go to Laguna. Ayan, oh. Pa-load tayo, 1,000. Bayad, sticker. Oh, sticker. Thank you rin. Tuloy na ako. Tinawag pa ako. Oh, yan, oh. Thank you, thank you. Okay. Diba alam nila si Reader? Ibig sabihin, follower din natin siya sa Facebook. Ang lupet, diba? Subscriber na sa YouTube. Pati sa Facebook, pinapollow tayo. Grabe. Thank you po. Sa ngayon kasi, nasa 1.3 million followers na po tayo sa Facebook. Gusto nyo bang i-upload ko dito yung video natin from day 1 hanggang sa mabuo si Reader na version 1? Kasi yung version 2, ito, ginagawa pa lang natin eh. Kumbaga, diba? Ongoing pa lang, so hindi ko pa mailalabas. Pero pa konti-konti, umpisa na natin yung version 2. Pakicomment lang po dyan. At makikita ko naman kung maraming pumapabor, di i-upload natin dito. I-upload natin siya as one video from day 1 to matapos yung motor. Doon nga pala sa ride natin sa Negros, no, natutuwa ako kasi doon sa comment section, daming natuwa at na-touch doon sa content natin na yun. Eh sino ba naman ang hindi matatouch? At tagal nilang naghintay sa kalsada na walang kasiguraduhan na maihintuan or makakapagpa-picture man lang or makakahingi ng sticker man lang or makakapag-autograph man lang, diba? Meron pang pinakamalapit dyan, inabot na sila ng gabi at inabutan na sila ng ulan, hindi pa rin sila umalis. Ako, inisip ko na yan bago pa ako nag-start mag-join dyan sa Negros Loop na yan. At humingi na kagad ako ng pasensya kung meron mga hindi tayo nahintuan. At makita nyo naman, di ba? Ginawa ko lahat ng best ko para mahintuan lahat. At kahit tumagpas na ako, binabalikan ko talaga sila. Kasi kung ilalagay mo ang sitwasyon mo sa sitwasyon nila, napaka-imposibleng makita kanila dahil taga Visayas sila eh, no? Yung ang mga taga Luzon, eh madalang na akong makita. What more sa mga taga Visayas pa, di ba? So yung level of interest nila sa paghintay sa'yo sa kalsada eh napakataas. Tsatsagayin talaga nila maghintay. Nag-effort pa silang gumawa ng banner. Nakita mo naman, iba't ibang size, iba't ibang design. Basta makagawa lang ng banner yung pinakasimple as possible. May mga times lang talaga hindi ako makaito gawa ng una sa lahat walang banner na may read. So hindi ko alam kung ako ba talaga iniintay nila o yung mga ibang vlogger, diba? Ayoko naman huminto na walang kasiguraduhan na ako ba talaga. Siyempre baka hindi pala ako kilala, no? Oo, mabahiya ako doon. Saka feeling sikat naman ako noon, diba? May mga times na ganon. Hindi ko naman nire-required na gumawa sila ng banner, pero isa yun sa way para mapansin ka ng mga hinihintay mo sa kalsada. Kasi kinukot mo yung attention nila. Yung hapitsa, ngayon ko lang nalaman na huminto muna, ganon. So nung nakakita ako ng hapitsa na banner, hindi naman ako tiga doon, hindi ko alam yung meaning. Hindi ako nakahinto. Although sina Gently, nandun sila para i-entertain lahat, no? At I'm very thankful kasi ang dami naka-appreciate pa rin naman sa mga vlogs na ginagawa natin sa YouTube. Kung di man sila follower sa ating Facebook, eh di ba, at least dalawa yung content natin. Meron pang Facebook, meron pang YouTube. Kung mapapansin ninyo, hindi natin na-upload sa Facebook yung iba nating mga vlogs sa YouTube. Gawa ng napakahaba niya, di ba? Ayan, alam mo naman, gusto ng iba mabilis ang content, direct to the point. Eh dito kasi, more on enjoyment tayo dito. Nililibang ko kayo habang namamasyal tayo, nakikipagkwentuhan ako sa inyo. Hindi man kayo agad-agad nakakapag-response, pero doon sa comment section, nababasa ko naman. Bakit? Napanood mo ba? Ano man, then nanonood yung vlog. Sa Facebook ano? Si Reader. Wala, hindi kaya sa NGO, masyadong malulupit kalaban. Mabibigat yung pyesa. Doon hindi naman tayo nakikipag-compete, pero for experience lang, okay naman yun. Para next year, alam na, di ba? Ganun talaga yon. Learn from your experience. Oh, hindi naman pwedeng unang lapag, champion agad. May mga bagay na wala sa libro, nasa experience. O, di ba? Kita nyo, updated sila kay Reader. Tinanong pa yung NGO, di ba? Natutuwa yung iba dun sa content natin kay Reader. Kasi, tayo ay motovlogger. Motor pa rin naman yung kinocontent natin dun. Hindi nga lang tayo nag-ride gamit yung Reader natin. Kasi nga pong motor show lang siya. At bambahan. So, may sneaker ko biglang nawala. Thanks. I guess the light dito na lang. Okay, para sa lang motor. Ano pangalan mo, sir? Job. Job? Job. Okay. Oh, to, may sticker ka, oh. Oo nga, eh, no? Oh, thank you. Thank you po, bigyan natin doon sa tropa. Sir, salamat po. Ingat po. Ako sa papanood. Oo, salamat, sir. Oh, sticker mo.
Pati yung mga shop mo sa Pampanga, lagi kong pinapanood. Thank you po. Boss, thank you ha. Napupuyat ako sa'yo. Salamat. Shop nga pala yung pupuntahan natin ngayon. Doon natin kukunin yung DKT CNC Hub. Ang pangalan ng shop niya is MP South Silver Chrome. 9.2 kilometers na lang from first gas station. Yun, shed yata yun. Kaya after this, hindi ko alam kung ihatid ko na yung block kay Baby Lab para ma-grind na yung ulo ng piston. Kasi hindi pwedeng plug and play yun. Hindi ko alam bakit. Pero gusto ko muna sanang i-content yung mga pyesa dun sa bahay kasama si Reader para buo yung version 2 serye niya. Pa isa-isang item bawat vlog. Total, 3 minutes lang naman yon para at least nakakasunod yung iba kung ano yung mga pinaglalagay natin kay Reader. May nakapagsabi sa akin na huwag ko daw i-post yung mga pyesang nilalagay natin kay Reader. O totoo naman yon, bilang sumasali sa motor show, dapat hindi mo sasabihin yung secret weapon mo kasi baka gayahin nila at higitan nila. So pagka nagsabak kayo sa isang motor show, eh alam na kagad sino mananalo kasi doon pala sa pyesa nila mga ngana, no? So maganda pa rin yung bibiglayin mo sila, ang alam lang nila ganyan, pero pagdating mo sa show, biglang grabe, di ba? Eh, wala na silang time para makahabol. Pero for me as a content creator, kino-content kasi natin yung pagsali natin at pag-build kay Reader, gandang isama na natin. Ganun talaga eh. Minsan kahit anong galing mo sa show, paminsan natatalo ka pa rin dahil may mas magaling mag-build, di ba? Para natin hawak yung desisyon ng judge, lalo't tao yung nagdedesisyon, din naman computer. Hindi mo alam kung ano yung trip ng judge. May judge na maselan, may judge na ganito, ganyan. Iba-iba sila ng pananaw eh. Ganun din naman tayo eh. Gumagaya lang din naman tayo sa mga pyesang nakikita natin eh. Nandito na ako sa Southwood Tollgate. 10 minutes away na lang from here. 3.5 kilometers lang yung distansya. Time check tayo. It's 1:35 PM. Malis ako sa bahay alas 12. Uy, santo. Parang gusto kong dumaan dun sa ilalim. Dito tayo. Kakanan daw eh. Nililito ako ng Google. Magusto niya pumunta ako sa baba tapos mag-U-turn. Pwede naman kumanan ka agad dito, no? Si Google talaga eh, no? Bilang content creator, totoo naman, hawak mo yung oras mo. Kaso, sa dami ng pwede mong gawin sa buhay mo, nagiging super busy ako. Kasi pinasok ko lahat. Nagko-content ng nagra-ride, then nag-build pa ng motor, no? Uy, San Pedro Rosario. Nice, oh. Gusto ko mag-picture dito. Siyempre, di ako lagi dito, no? Hindi ko lang alam kung napanood niyo yung video nung ginudge ako ni Sir Lepo sa NGO nun. Mayroon nag-viral nun, eh. About sa alloy chassis. So, bukod sa alloy chassis na pinuna niya sa aking motor, nag-suggest din siya ng mas magandang hub para sa aking Raider. So kaya naman naghanap tayo ng pinaka malupit na hub na available ngayon sa market. Ito nga ang kinukuha natin ngayon sa shop. Yun lang ang hirap kapag ka nagbi-build ng pang motor show, pag kami nilalagay kang mamahaling pyesa and then may iiwan yung ibang pyesa. Di ba gusto natin lahat pantay-pantay? Kung mamahalin ito, dapat partneran mo rin ng mamahalin. Doon lumalala yung sakit kumbaga. Kung kayo ay may balak mag motor show, advice ko sa inyo, kunin nyo na yung pinaka the best, huwag kayong magtipid. Dahil hindi mo masasabi kapag ka nilapag mo sa motor show yan at natalo ka para lang sa isang piyesa na yon, magsisisi ka. Ako naman, minadali ko ang build natin kay Reader para makapag-entry sa NGO kasi gusto kong ma-experience yun. Ngayon kung magna non-pro category naman ako, dodobli gastos ko kasi naka-titanium pipe na ako, naka-original kung ano-ano na ako, di ba? Sa non-pro kasi, pwede yung OEM, pwede yung hindi madidiin na parts, hindi naman ako pwedeng umatras, so tinuloy ko na hanggang pro. Yung minimum requirements ng pro ay sinunod ko, kaya yun, nakapaglapag tayo dun. Kaya kung minsan, kapag ka naman sasali ka sa isang show at nalaman mong may sasali na madiin, tatama rin ka ng sumali dahil alam mo, talo ka. Ganun lang yon. Eh ako, hindi ko naman pwedeng hindi i-announce gawa ng kaibigan natin yung mga production na nagsasagawa ng show. Syempre para sa marketing din nila, tinutulungan natin sila. At pangalawa, para makita rin ng ibang followers natin si Reader. Ay wow, may underpass. Thank you. Sige. Ayun, yung MP. Dito tayo sa gilid i-park kasi mahirapan ako dyan. Ang lapit lang pala. Lapit. Thank you. May dinaanan pa ako yung CNC block eh. Paso de Blas. Nakakuha ka ng 66? Oo. Oh, kaisa-isa na lang. Buti nakakuha ka. Kaya nga eh. 68? Malaki masyado? Wala. Kawawa yung ibang parts. Kailangan magpalit lahat eh. Oo. Yung mga parts. Oo. Eh, pang show-show lang naman eh.
Bagay. Ayan yung ating CNC hub. Kinis ng pagkakabap. Tapos may tatak na DKT. And then ito naman yung rear hub. So yung flange niya nakakasama na sa hub. Tapos ito naman yung para sa brake. Na pang wave ba yan, oh? Mission pass. Iuuwi na natin yung mga piyesang napakahirap hanapin. Alright, thank you sir. Bye bye. Thank you. Bye. Dito sa San Pedro, Laguna, merong special na tunnel dito. Pero hindi siya yung typical na tunnel na alam natin. Yung tunnel na maliit lang. Anong tunnel yon? Small tunnel lang talaga. Ah, small tunnel lang talaga ang pangalan niya. Saan yung pipirman? Yun, oh. Tara, kung kaya. Okay, tara. Ika-guide tayo ni sir. Grabe yung bigat ng bag ko. Maraming mga vloggers na pupunta dito sa maliit na tunnel na 'to. Kaso mukhang one way lang siya kasi sobrang liit niya. Eh sobrang cute nun. Tumigat nga yun eh. Kasi dati, mahigpit pumunta ng Caybiang Tunnel. So syempre, naganap yung iba, alternative. Kahawig nga naman ng Caybiang Tunnel. Guys, visit nyo yung Facebook ko at gagawa ko ng content about dito sa mga piyesang nilagay natin. At mukhang matutuwa si reader niyan. Ha, may bagong pisa. So nag-order din ako ng more na rims. Tingnan natin kung dumating na sa Pampanga kasi from Makati pa. Napakahirap maghanap ng morad na rim lalo't silver. Ay, mukhang ito na yon. Small tunnel, oh. Nice. Ayan, oh, kahit yung mga motor pala, hindi pwede magsabay-sabay. Yun, oh. Let's go. Ang plano ko ngayon sa mga parts na to, syempre hindi ko naman kaya maglagay ng hub sa rim. Hindi ko rin kakayanin na magpalit ng block. So ipapalagay din natin siya sa mga naging kaibigan nating may tindahan at nagbibuild. Definitely yung engine sa Baby Love Racing, kasi pagka nagpalit tayo ng block, matik magre-retune tayo. Pilitin man natin umabot sa event sa Candelaria, hindi po kakayanin kasi hindi maganda sa pagsisetup ng motor ang minamadali. Kung napapanood nyo ito ngayong Sabado, October 20, kasalukuyan po akong nasa Candelaria, Quezon para umaten ng motor show doon kasama sina Junibus, Neg X, Jella, Elbangis, Madam Bowsi at si Demonyong FI. Sila yung mga sikat sa larangan ng pagmumotor show at pagbomba. Ito na pala yung R ko kanina. Naalala ko bigla. Yung nga pala Z1000R natin, nasa pulilan pa rin hanggang ngayon kasi sila yung nagdala nun nung nag-negro slope tayo. Hindi ko pa nakukuha gawa ng sunod-sunod niya yung lakad ko. Like ngayon, oh. Tsaka kahit naka-pick up ako, hindi ko rin madadala kasi bigat-bigat. Eh nakalip yung pick up ko, diba? Hirap magsakay ng big bike. Mali yung diskarte, eh, no? Gusto ko nga bumili ng D-Max, eh. Tapos i-lowered ko ng konti. Yung sakto lang, tanggalin ko yung pagkakalip niya bilang pickup. Ibaba ko siya, parang ganyan lang kataas. Normal height ng isang kotse or crossover na vehicle. Para pag nagsakay, gamit ng rampa ng motor, eh madali na lang itulak. Eh sakto yung D-Max, uso sa Thailand yun, di ba? Nung pumunta nga ako ng Thailand, parang wala akong nakitang all-stock na pickup dun. Lahat yata, nakamags. Tapos naka-lowered, you know? Siguro sa next content natin, kunin natin yung Z1, then mag-black tayo gamit yung Z1 naman. Siyempre, kagagaling lang natin ng Negros Loop. So puro Z1 yung gamit natin dun. So ZH2 na muna ngayon. Kaya ito yung dinala ko. Hindi lang ako share kung saan ako mapapadpad next vlog dito sa YouTube. Ito lang talaga yung kinagandahan sa pagkakaroon ng 400cc above na motorcycle. Sipin mo, alas 12 ako umalis sa bahay. Tapos nakarating na ako ng Laguna. Ang oras is mag-aalas 4 pa lang. So 4 hours lang ako nawala sa bahay. Ang layo na nang napuntahan ko, di ba? Kaya kung babalik tanaw natin yung reason kung bakit nagka-big bike ako. Kasi marami akong transaksyon sa Maynila. Bago pa ako naging vlogger, marami talaga akong gustong puntahan at mga kausap na tao sa Maynila noon. Kaya kailangan ko talaga ng nakakadaan sa expressway na motor. Yung ininom kong high pro power drink kanina, kailangan ko mag-replenish ng tubig. Mahababa rin kasi yung biyay ko ngayon. Kahit hindi tayo nauuha, kailangan inom pa rin ng tubig, no? Yun, oh. Yun. Yun, makakainom din sa wakas. Ano ko mo sa inyo, kuya? Experience. Thank you. Thank you, sir. Yun naman talaga ang pinunta natin sa NGO, eh. Experience. Kasi kahit sino naman na sumali dun sa NGO, hindi naman sila sigurado kung makakatropi sila, eh. Nandito
Nandito na ako sa Pampanga. Salamat sa mga naghatid sa akin. Kahit sobrang busy ko, kahit papaano, naisama ko kayo sa pagpapasyal. At ipapakita ko naman sa inyo yung mga piyesa ni Reader version 2 sa bahay. Alright, nasa bahay na tayo guys. Gustong gusto ko talaga nakikita si Reader. Ang lamig niya sa mata dahil green. Napasobra lang yung pagkaka-green niya. Kasi yung forged carbon natin is merong konting green. Kasi yung in-expect ko after matapos nito is konti lang yung lalabas na green, kaso napasobra talaga. But anyway, nailapag naman natin siya at para sa mga followers nating nakakita, goods naman daw. So hayaan ko lang ganyan. Pero bumili pa rin tayo ng bagong fairings para try naman natin yung paint. So lahat ng piyesa ang nakalagay dyan, gaya na sinabi ko kanina, lahat po ay product from Rowan. Including yung upuan na napaka-rare. Ang hirap na maghanap niyan. Tapos yung tapalodo natin, kailangan kong palitan kasi hindi pwedeng ganyan. Sumobra yung tabas. So dahil hindi pantay-pantay, yung kanyang tabas noong una, inalis na lang namin yung mga hindi pantay. Kaso, naiwan yung mga pinagtabasan. So wala siyang kulay green ngayon, no? Kulay black siya. Ngayon, kung i-compare natin siya dito, mas cute tignan, di ba? Pare-repaint din natin ito. Sa ngayon, ito na yung mga piyesa natin na naka-ready para sa version 2 ni Reader. Itong bagong decals from T-Pants Decals and Apparel. Tube extension para sa front suspension natin na pang-wave. Ito, previous to from Sir Robert doon sa binili nating all-in stub. Tapos ito yung kinuha natin ngayon. Itong 66mm CNC block with piston, syempre. DKT CNC hub, ayan. Caliper extension para doon sa incoming brake system natin. Tapos, ito yung bagong fairings natin, kulay black. So, papalitan din natin to ng kulay. Pero bago natin iparepaint, try muna nating ilagay. At abangan nyo na lang sa susunod na video natin. Tignan natin kung anong magiging itsura ni Reader na pure black yung fairings niya with forged carbon green. Naku, excited ako. Gusto kong makita ulit. Sa next video nga pala natin, patungkol kay Reader, kukunin naman natin yung pang-MADI ng brake system natin at yung pang-MADI ng clutch lever natin. So, magpapalit din tayo. Abangan po ninyo yung kapalit niya dito sa ating YouTube channel. Hindi ko pa siya na-declare pero na-post ko na siya sa Facebook. So sa next video, pupunta tayo kay Yelsam para kunin yung ating pangbakbakang brake system. Ayun guys, na-update ko na kayo sa kalagayan ni Reader. Comment na lang po kayo kung anong masasabi nyo at kung anong kulang pa. Tapos may parating tayong bagong rim. Para tapusin natin ang video, ibalik natin kay ZH2.